Matapos ang impresibo na round 2 knockout victory ni Marlon Tapales kina Hiroaki Tashigawara ng Japan noong 2021. Jose Estrella ng Mexico. At kapwa dito Pinoy na si Edinson Sona noong 2020. Ay nabigyan ito ng pambihirang oportunidad upang lumaban para sa isang dual title shot bout ang IBF at WBA World Super Bantamweight title kontra sa isang undefeated knockout artist Uzbekistan Southpaw fighter na si Murodjon Akhmadaliyev. The unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion of the World Murodjon MJ Akhmadaliyev. Sinilang sa Kos Uzbekistan noong November 2, 1994. Sa murang edad, si Murodjon Akhmadaliyev ay nagpakadalubhasa sa larangan ng boxing sa mga Olympic tournament 2015 nang dalawang beses itong manalo ng silver medal sa Asian at World Olympics at gold medal naman sa Asian Olympic noong 2017. Sa professional career ay mayroon itong malinis na record na 11 win, 8 knockout at wala pang talo. Samantalang ang ating kababayan naman na si Marlon Tapales ay may record na 36 win at 3 loss. Bagamat kakaunti pa lamang ang professional fight ni MJ, ay hindi basta-bastang pipitsuging mga fighter lamang ang mga nakasagupa nito. Kung ating titingnan ang fighting history ng mga sinibak nito, ay mapapansin na puro matataas na matches at mga mababigat na record ang mga nakalaban nito. Bago ang laban, si MJ ay top 2 fighter sa ranking ng The Ring Magazine at top 1 sa world ranking ng pound per pound fighter na kung saan merong 1,232 na kalahok sa buong mundo. Hawak nito ang IBF at WBA Super Bantamweight title na nakuha nito noong 2020 kay Daniel Roman ng USA at tatlong beses na rin niya itong matagumpay na nadepensahan kontra kina Rona Rios, Jose Velasquez, at Ryusuke Iwasa ng Japan. Kung matatandaan po natin, si Ryusuke Iwasa ay ang Japanese fighter na nagbigay ng ikatlong masalimuot na pagkatalo kay Marlon Tapales noong 2019 by a round 11 technical knockout kung saan bumagsak si Tapales sa round 3 at sa round 11. Kaya naman sa laban na ito, si Marlon Tapales ay kinukonsidera na heavy underdog. Sabi pa nga ng isang sport website sa kanilang article na mati-technical knockout daw sa round 9 si Marlon Tapales. Kaya naman ang siste ay inaasahan na nila na si The Monster Naoya Inoue na ang susunod na lalabanan ni MJ. At para bang gusto nilang palabasin na bonus stage lamang sa kanila ang ating kababayan na si Tapales. MJ is very good, possibly great. Now that Naoya Inoue has moved to 100 pounds, MJ could have a huge fight in the near future. Bagamat usap-usapan na ng mga tao ang tiyak na pagkapanalo ng Uzbekistan fighter, ay siseryosohin pa rin naman daw ni MJ ang laban na ito kontra kay Marlon Tapales
sapagkat ito ay bilang respeto na rin sa kapwa nito fighter. My target is Tapales. That is what I am concentrated on. As a boxer and a champion, my goal is to beat all of the top guys in my division and become undisputed. That's the ultimate goal. April 8, 2023. Ang laban ay ginanap sa Boeing Center, San Antonio, Texas, USA. Dahil US citizen si MJ, karamihan na nagpunta dito ay puro mataga-suporta nito. Sa pag-umpisa ng laban, tila ba sinusukat lamang nila ang lakas ng bawat isa. Ang bawat mandirigma ay detalyado at maingat ang mga galawan. At kung maiintindihan mo talaga ang laban, ay hindi basta-bastang mga boksidor ang nagtatagisan ngayon ng lakas sa ibabaw ng lona. Kumbaga, ibang level ito ng mga mandirigma sa larangan ng boxing. Kailangan maging mahinahon sapagkat isang pagkakamali lamang ay maaaring mawala at masayang ang mahabang panahon ng preparasyon na pinaghirapan ng isang mandirigma. Sa mga sumunod na round ay naging dihado ang Pinoy. Dahil sa pambihirang lakas at husay ng kalaban, nagagawa makapuntos ni MJ ng mga jab shot at iilan pang mga malilinis na tira kay Tapales. Bagamat underdog ang ating pambato, ay hindi ito basta-basta na lamang dumayo sa bansang USA upang ibigay na lamang ng ganon kadali ang panalo. Sa middle round ay pinahirapan ni Tapales ang kalaban. Dahil sa magandang depensa ni Marlon, ay bibihira na lamang makapagpatama ng mga malilinis na tira si MJ. Sa ganitong uri ng laban kung saan umaabot ng sukdulang huling round ang takbo ng sagupaan, ay isa sa mga susi upang makuha ang tagumpay ay ang magandang stamina na kung saan ito ang pinaghandaan ng ating pambato sa kanyang training. Pagsapit ng round 9 ay nagawa ng maduminan ng Pinoy ang takbo ng sagupaan. Dahil sa pambihirang body movement at timing na pinapakita ni Tapales, ay nagagawa nitong makapagpatama ng mga malilinis na kombinasyon sa kalaban. Marahil bunga ito ng determinasyon at dugo at pawis na pinuhunan nito noong panahon ng training. Pagsapit ng round 11 ay kita na pagod na ang parehong mandirigma, ngunit kailangan may tanghaling panalo at wala nang makapagsasabi nito kung sino ang magwawagi kundi tanging mga scorecards na lamang na hawak ng mga hurado pagkatapos ng huling round. Sa pagsapit ng sukdulang round 12 ay dahan-dahan ang nauubos ang gasolina ng Pinoy. Dahil dito, isang right shot ang naipatama ni MJ sa mukha ni Tapales.
Munti ka na itong bumagsak. Pero dahil kilala ang mga Pinoy sa pagiging matigas na mandirigma, namintinan ni Tapales ang balanse at hindi lumapat ang likod nito sa lona. Naghiyawan ng malakas ang mga manonood sa paligid ng ring. Ngunit matapos nito ay halatang ininda ni Tapales ang kamaong tumama sa kanya. Kaya naman, nagawang makapagpatama ni MJ ng iilan pang mga malilinis na tira. At makalipas lamang ang ilang segundo ay tumunog na ang bell bilang hudyat na tapos na ang laban. Ang bawat kupunan ay nag-aabang kung sino ang magwawagi, hanggang sa diniklara ng ring announcer na ang Pinoy ang nagwagi sa laban. Ang ingay ay agad na umalingaungaw sa bansang Pilipinas. Dahil sa pambihirang determinasyon at sakripisyo ng Pinoy sa laban, ay panalo ito via upset split decision at naagaw nito ang dalawang titulo mula kay MJ. Sa pagkapanalong ito, si Tapales ngayon ay nakaschedule upang labanan ang undefeated monster ng Japan na si Naoya Inoue para sa isang unification undisputed title match. Ano pong masasabi ninyo sa performance na ipinakita dito ni Marlon Tapales? Kaya bang saluhin ni Tapales ang mga pamatay na body shot ng The Monster? O pupunteriyahin na lamang ni Tapales ang damage ay sakit ni Inoue? At higit sa lahat, may pag-asa kaya si Tapales na muling makakuha ng isang upset victory? Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng isang like, share at subscribe. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video. Maraming salamat po.